na, mababagrade na natin. Si Jasmine. Yes, hello, pushers. What's up? Eto, maliit lang din ang bag ni Jas. Oo, maliit lang siya. Maliit ka talaga mag-bag. Oo, hindi ako mahilig sa ano eh. Hindi naman, hindi ako mahilig sa mabigat. Ay, talaga. Ano, kasi parang may ano ako, mabilis makita yung shoulders ko. Backpack hindi ka rin mag-bag. Mabackpack. Mabackpack ako, para pantay. Pero pagka-isahan lang ng shoulder, maliit ang gusto ko. Pero ano kaya yung kumasya dito sa maliit? Okay, sure. So, let's split na. So, inside my bag, meron akong wallet ko, of course. Ay, maliit lang din siya. Maliit lang din siya kasi... Hindi ka maarte sa wallet. Sobrang hindi. Ano nang lalagay mo lang dyan? Yung cash ko dito sa loob. Tapos cards ko nandito. Pati yung cash, naka-fold. Naka-fold siya lahat, organized. Tapos mga resibo, mga... Ibang currency. Or calling cards ng mga... Nakuha ko ng tip yung naglagay na rin ako ng ibang currency sa wallet. Kasi pag artista lang, may ibang currency. Ay, ganun. Ewan ko ba? Para in case. In case na mag-abroad ka agad na yan. Wala naman. Sa inyo, pwede yung in case biglang mapa-abroad. Charot. Pero ikaw ay mas card or mas cash? Mas card ako. Ay, mas card. Ayokong i-endorse, pero dito ako sa debit card ko. Mas ganyan ka? Para natatrack ko yung, ano ko, yung spending ko. But I always have cash on hand para... in case of emergency, sir, pag kailangan cash lang yung bayad. Kaya pala nito ng wallet. Mm-mm. Ayan, so meron akong perfume. Ang perfume course. Mo ay? Yung bagong fragrance ng Tiffany & Co. And actually, regalo nila to sa akin. Paiba-iba? Oo, paiba-iba. Ay, hindi ka nag-stick sa ito ng scent ko? Oo, hindi ako ganon. Probably naman ito. Sure, go. Parang may nag-regalo rin sa akin. Mabango siya. Ito may kasamang lotion din pag naka-box. Wala pa yata. Wala pa. Banga. Banga, no? Fairness. Mm, alam mo na, syempre. Baka maamoy nila ako on screen. Phone ko. Anong wallpaper ng phone? Syempre, oh, tanggalin natin yung... Syempre, yung jowa ko. Sa New Zealand. Ang ganda. Nakisingit kami kay ate. Naka-pictorial. Naka-pictorial kami. Gusto mo yun? Oo. Naka-pictorial kami kasi... May team of photographers na siya. Eh, ka-friend-friend na ni Jeff, yung isang photog. So sabi niya, uy, parang maganda doon mag-shoot to. So pinaupo niya kami doon, tapos yun na. Parang pinagandaan kasi, gano'n talaga pag maganda ka, pogi ka, kahit isang sumalampak ka lang, parang Victoria. Shoot na anytime. Walang effort. Maganda lang yung background, Victoria na. Oh, meron akong lip balm. Ayan na naman siya. Laging present sa mga bag ng tao yan. Finally, nakita ko na siya sa Hong Kong. Sa Hong Kong diba? Sa Hong Kong pa. Bumili nga ko na madami magbibenta. Kasi sobrang gusto nito. So, ito ay para saan mo ginagamit? Sa bites or? Mostly sa lips kasi madry yung lips. Pang lip balm mo? Saka sa mga sore spots ko. Kung may mosquito bites. Ganyan. Na ano pa kung gamitin na slip balm eh. Pero okay yun talaga siya pang lip balm. Yes. Akala ko mas pang bites. No, okay siya slip okay. balm. Very so, moisturizing. Ito, bago kong eyeglasses. Pero pang ano lang, very very konti lang. Pang phone ko lang. May ano ka ba? Pang phone lang tsaka ano sa UV rays. Nasa-sensitive yung eyes ko sa ilaw. Parang konti lang. Super konti lang. Kaya bihira ko rin gamitin. Pero hindi naman pang porma. Hindi pang pa ano, nerd. Ayoko pang matalino rookie. Ayoko nang ganon. Nakakapagod kaya, nakakirito kaya, nakakirito mag-glasses, kaya dead man na. Of course, support. Of course, BLK yan. BLK niyate. Ito yung Mon Amour niya na shade. Na, ito magamit mo yon? No, different pa to. Yan? Pero ito yung ginamit niya sa ano niya, sa wedding day. Ay, ang cute. Ang ano, ang... Ganda, diba? Ang ano, ang tawag, ang hinihim ng kulay. Ang kumpara class. Sa kulay ko ngayon. Very red kasi. And then, ano ba to? Hand lotion. Ba't ka hand lotion? Mahilig akong mag-ganyan-ganyan sa kamay ko. Mag-ganyan-ganyan. So gusto ko na mamasahe ko yung kamay. Pang-relax ko siya. Pag nasa traffic. Ah, siya yung pag-ganan mo. Fairness. Ibis na kutkutin ko siya. Masahe. Kahit ano hand lotion? Fight ka? Fight naman. Basta hand lotion. Sir? Not picky. Wala rin. Fairness sa'yo. Wire in case may... taong may dalang power bank kasi hindi kasi power bank dito. Napaano ko well, so parang wala naman ako ng mataong power bank. Power so nakiki power bank. Nakikipot ng saksakan. Oo. Oy, fairness. And then Tic Tacs. Oo, syempre. Of course. And susi pang ano ko sa condo ko. Ba't mo ganito pa?
Kasi pag naglalakad ng aso, dalawa yung aso ko. Ah, okay. Eh, baka malaglag or something. So, very schoolgirl office ang dating to sa palanyard ko, di ba? Ayun na. And then, ito keychain ko from Jerusalem nung nagbisita ko nung ginawa namin yung transit nila. Kaya, anong year nga yun? 2013. So, till now, nasa keychain ko lang siya. 4 years ago. And I think, yun na yung laman ng aking bagel. In fairness, sa akala ko sobrang arte mo. Wala. Ganyan, very practical ako. Akala ko ang arte-arte mong kikay ka. Mas kikay siya si ate mo. Yeah. Wow. Mas kikay. Yeah. Pero may dating pa rin ng... Yeah. So, pati sa gamit, mas kikay siya. Oo. Mas maano siya, mas... siya yung mas pa-girl. Mas pa-girl, mas maraming options. Oh. Ako yung, okay na yan, pwede na yan. Oh, pero ano ha, meron din po si Jazz na camera. Ano. Oo, hindi nawawala. Minsan sinusukso ko siya dito, kasha naman. Pipilitan. Pero kasi pagka, ano, hindi ko na masaya. Oo nga. Bakit ka may ganito pa? Ang ganda naman ang camera ng phone na. Wala lang. Kaartehan. Yan ang kaartehan ko. Pero ano yan? Bakit vlogger ka ba? May ganun ka ba? Wala. Pang ano, pang everyday work lang. And scenery. Kanya-kanyang trip lang yan. Ang pinupost mo sa Instagram ay galing dito or sa phone? Mostly dito. And then kapag selfies sa phone na. Kasi na-wifi naman. Na-bluetooth. Yes, na-transfer. Yes. But maganda na rin yung camera ng phone ko. So... pagka hindi ko yung bit-bit, eto na, happy na naman ako. Pang-arte ko lang. Oo. Extra effort. Okay, pero nabanggit mo yung keychain mo, 2013 pa with sa, si Direk Paul na rin. Correct. Ilang kailang movies ka na with Direk? This is, my second movie is yung Siyarga with Direk Paul. So first ko yung Transit. And then after nun, nakailan din ako with other directors. And finally, as a director, nakawork ko na rin siya. Bilang artista, ibang-iba rin kayo ni Anne. Magkaiba kami. Oh, kasi kanina nung iniisip ko kanina ibabagay ko si Jazz. Sa parang sabi ko, itatanong ko talaga sa kanya 'yon kung conscious may conscious effort ba kahit ikaw na tumanggap ng role na iba sa ate mo or ganun lang talaga. Sumasakto lang na yung nagbibigay ng mga script sa akin, iba lang talaga lagi yung storyline or yung concept nila and it just so happens na umuo kami. So, naging ganun na rin yung direction. Kasi alam naman natin yung mga movies ni Anne before, ever since yung... Correct. Yung typical, yung typical magandang, ma-arte, mayaman, na ganun. Yung napunta kay Jazz, parang siya yung, ano, yung pang-diin ng actress na heavy. Heavy stories. Yung para bang, ha? Oh my God, hindi ako prepared. Ganito pala yung bigat nun. So, parang si ate mo yung nagpa-tweetans. Ikaw yung sumeryoso. Bumaliktad siya. Pero ito ba ay choice mo? Gusto mo rin na ganito? For now, na-enjoy ko siya. And I think, yun yung forte ko. Nahanap ko lang doon yung strength ko. Na hindi ko naman sinadya or hinanap talaga. It just so happens na na-enjoy ko siya. Tapos, dun pala ako okay. Dun pala ako nababagay or magaling. So, tuloy natin. Actually, magaling ka naman talaga. I'm sure proud din yung ate mo. Kasi nung nanonood kami ng premiere, nasa harap ko si Anne. Oo. React ako. Diba? Cheer. Unang appearance ni Just. Woo! Kaya sa ating ko. Diba? Siya ang unang-unang humiyaw nung lumalabas kong sumasayaw sa screen. Sabi ko, oh my God. Kada eksena, nagre-react ang ate. Proud naman siya kasi baby sister ka talaga niya. Ano na namin yan ever since. Very proud. Nung hindi ka pa sumasabak, si ate mo talaga. Pa lang ako dito, diba? Pero magaling ka kasi ka talaga sa mga ginagawa mo. Parang sobrang bilik na hinahanapan nga kita ng accent doon sa show. Gusto ko, ganito pa talaga siya mag-Tagalog na? Oo, ever since. Ganito ako mag-Tagalog. Mas bulol din sa'yo ang ate mo. Oo, hindi. Totoo yan. Seryoso. Kasi, mas barok din naman ako sa English compared to her. Nung panahon, nung mga growing up days ko. Kasi, ano ako, laking kalye ako. Lagi ako nakikipaglaro sa kalye sa mga friends ko. And sa Mandaluyong ha, sa Bonnie Avenue. Yes. So, barangka. Yung binabalikan niya pa yung bahay niya dati. Doon mismo. So, talagang... ano ako, mas matatas yung Tagalog ko kaysa kay ate. At saka kasi siguro bata pa lang si Anne, artista na. Oo. And siya naman, yung growing up days niya sa Australia. So, English talaga yung nakasanayan niyang ano, language growing up. Pero sobrang ano, sobrang, sabi ko nga doon sa friend ko kanina, pag, alam mo, pag pinanood mo yung Siyargao, feeling mo talaga taga-Siyargao si Jazz. Uy, swerte ko! Oh, napulok ko, diba? Thank you! Kahit kanina bago kami mag-ano, tinatanong ko sa kanya kung nagpa-tan talaga siya. Tapos, nagpa-tan siya pero yung face, yung sa face. Oo. Hindi, makeup lang pala yun. Makeup lang.
makeup lang. Tapos pagka nakita mo nga siya in person, parang akala mo, tama ba yung makeup niya? Pero on screen kasi iba din talaga. So nung mga panahon na yun, hindi rin ako sure kung pantay yung makeup ko nun sa katawan ko. Parang binuburubura ko pa ng konti, sabi ng makeup artist ko, mong burahin. Wala parang, talaga. Wala siyang makeup dun. Wala kang makeup dun. Kung may makeup, siguro siya yung parang magkulay. Oo, kulay lang. Saka pang pantay ng skin tone. Ganun. Nahirapan kang gawin yung shortcut mo? In terms of, ang hirap bumangon kasi ang ganda ng scenery mo. Yun lang siguro yung mahirap. Sabi ko nga kay Echo, na-experience ko ang Siargao. Sabi ko, in fairness, pa-hashtag yun na take me to Siargao. You took me to Siargao, in fairness. Exactly. Pero kasi ikaw, mahilig rin naman sa adventure. Diba? I love adventures. Gusto kong nagtatravel. Nagsisurf ka rin talaga. Nagsisurf talaga ako kasi of my boyfriend. Oo, so, si Erich na pala yung surfer. Siya lang talaga. So, nung first day namin doon, actually, pina-immersion kami ni Direct Paul. Sa iyo, sa La Union? Ako, sa La Union. Sure, nakita ko may La Union mga pictures siya with si Lalu. Wala pa, wala. Ano yun? Siargao yun. Siargao yun. Ay, hindi pala sa La Union yun? Hindi pa. Akadong sa La Union yun. Ah, si Erich. Oo, si Erich. Hindi pa daw. Kasi nakita ko si Luke. Kasi syempre, alam ko si Luke nasa La Union. Correct. Pero yun, so nung first day, kami-kami nila, Luke, Erich, Echo, and then yung mga locals doon, kasama namin din si Kim, nag-immersion kami, nag-surf kami. Tapos pareho kami ni Erich na may instructors para pa mas gumaling yung skills ko. Tapos matulungan si Erich. Pero yung Siargao, sabi ko nga, in fairness doon, pag pinanood mo sa start, sabi mo, ganito yung kwento nito. Pero iba, no? Iba siya. Iba siya pag pinanood mo yung trailer, parang sabi mo, parang may dalawang nag-travel na solo. Parang sakala mo love triangle. Alam mo yung, nagkatagpo sa island, maglalandian, ganyan. Correct. Iba po siya. Iba siya. Nakakaloka. In fairness, diba? Nagulat din naman ako. Tapos, kahit nung ma-appear ka na, iba rin yung inisip ko. Yung inisip ko, the typical triangle. Correct. Ay, naku, abangan nyo. Huwag muna natin kasi kaka-showing pa lang. So, panoorin na lang. Sayang naman if ma-explore na natin agad. Pag mga second week, pwede namin ma-reveal ko sa mga panggulat na nandun. True. Pero yung mga kasama nyo doon iba, locals yun. Yes, marami. Si ano, pa ano pangalan si letter M? Si Wilmar. Si Wilmar. Wilmar. Local si Wilmar. Local siya. And may tag name siya doon na sexiest man on the island of Siargao. So that's why naisingit na rin namin siya sa lines namin sa movie. In fairness sa mga surfer. Oo. Oh. Yung girl doon na sinabing champion surfer. Yes. Totoo yun. Si Ikit. Siya yung nagturo sa amin ni Erich on the first few days. Inaalalaya niya kami sa tayo namin, sa pag... ang tawag doon, may term sila doon pag sa swap ng paa mo. Kasi ginagawa niyo, napakagaling niyang surfer. Tinry ko kasi mag-surf, hindi ako nakatayo. Hindi, kasi baka ang bigat ko talaga. Hindi, kahit wala yung sa bigat. Hindi, sino ba nasa bigat? Wala, nasa ano yan. Hindi, na mahirap mag-balance. Oo, nasa core tsaka sa ang hina ng legs. Ko. Hindi ako makatayo, nahuhulog ako. Takes time. Kasi si Erich, nung nag-wakeboarding kami, nakatayo-tayo siya agad. Ang bilis niya rin. Ikaw ba nag-wakeboard din noon? Pero hindi din ako sandali lang. Sandali lang. mas mahirap ang wakeboarding. Pero natuwa ako sa nung nag-surf-surf ako, na aliw ako. Diba? May ano siya, may thrill siya. Na-frustrate lang ako, hindi ako makatayo. Okay lang yan. Pero ang sarap ulit, nabuhay ulit, aside sa gusto ko makabalik ng Siargao. Kasi nakapunta ako ng Siargao, pero hindi ko alam na ganun kaganda ang Siargao. Oh yes. Oh. It's beautiful and I hope more people can experience it. Pero also, take care of it. Yes, exactly. Oh, alagaan natin siya na parang home lang din natin siya. Oh, pero aside dun sa yung visuals, yung beauty ng Siargao na, grabe yung movie kasi yung alon, feeling mo nasa dagat ka. Ang ganda, in fairness kay Direct Paul din. Pero aside dun sa visually... sa visual delight ng movie, in fairness din sa kwento and hats off to our writer si Miss Ange Pesumal for a wonderful script. So ayun, buti nang nagsama-sama yung great minds and creative people for a wonderful film like this. Sabi ko nga yung movie will make you realize na or i-reevaluate nyo yung mga choices na, at mga decision na ginagawa nyo. Correct. In order to find the real home in your heart. Wow! Para namang 30 plus ka na. Diba? 23 ka lang, di ba? 23 pa lang. Makakaloka ka. Ganun talaga. Para as early as now, alam mo kung tama o mali or kung experience lang ba itong ginagawa ko. Ganun. Ganun? So, si Jeff, hindi naman
experience tama na. Tama siya. Siya yung tama. Tama siya. Parang nabasa ko nga, parang sabi mo, pag nag-aaway kayo or something, uy, tayo na. Oo, oo. Basta ganun, tayo, tayo ha. Na. Walang iwanan to ha. Kahit oo. Galit ka sa akin. Kahit maki-issue. Oo, kahit maki-issue tayo pa rin to. Oo, hindi kailangan maghintay. Oo. Ah! Hindi, hintay for the wedding. Oo, oo. Hintay tayo. Ay, hindi. Baka, basta ano. Nag-wintaman ako doon. Hindi yung paghihintay kasi, may meron din sa movie kasi yun. Totoo yun. Oo, alamin nyo na lang. Huwag na tayo mag-ano kasi baka ma... Sama-sayang. Ma-spoiler. Oh. Pero invite mo silang lahat na panoorin ang Charlo. Lalo na tong first week. Yes. Kasi di ba first week madedetermine kung ano yung mag-stay sa mga sinina. Correct, correct. Sana po abangan nyo ang Siargao. It's out in cinemas on December 25. And for any information sa locations, mga sinehan na bukas pa for our film, or kung gusto nyo rin na magpabukas ng sinehan para sa pelikula namin Siargao, tutulungan namin kayo dyan. Help us also tweet your cinemas that you want for our film to be shown in. And all you have to do is tag at Siargao the movie para makita namin yan. And tulungan tayo para mas marami pa ang sinehan na ma-showing namin this Christmas season. Ngayon, showing na siya ngayon. So, manood na. Ayan, so manood na pala kayo. Hindi abangan na. Manood na kayo, guys. Invite your family, your friends, your loved ones. Invite the one person that makes you feel like home. Aww. Maganda yung movie, promise. Mm-hmm. Oo, at saka I'm sure, alam niyo na, I'm sure may destination na kayo after. Correct, correct. You'll want to visit Siargao. Basta ito ha, hindi lang naman to travel, hindi lang yung beach, hindi lang yung ganda ng beach, hindi lang ganda ng island. Yung kwento rin kasi may ganun din sa inyo. Yes, it has a tug at your heart. So sana po, when you watch this, enjoy nyo lang. And, at saka, tweet nyo yung reactions nyo. Tweet nyo yung reactions nyo, na-enjoy namin basahin nyo. Oo, share nyo sa friends nyo. Mm-hmm. Ayun. So thank you so Darla. Thank you sa lahat ng manonood at nanood ng episode na ito. Yay. Thank you, pushers!